ngang mapagbigay ang ating kalikasan. Napakaraming naidulot sa ating hapagkainan na kakaiba man sa panlasa ng iba, nakagawian naman sa ilan nating mga probinsya. Kapag nag-uulan, may mga pesteng sumasalakay sa mga taniman sa Tuguegarao City sa Cagayan para itong uod na manilaw-nilaw sumusuot sa lupa para kainin ang ugat ng mga pananim. Ito ang larva na kalaunan nagiging salagubak na kung tawagin dito, abali. Resback o paghihiganti para kay Marlon. Ang pagkuha sa mga pesteng ito para kainin. Sinisira kasi ng mga pesting ito ang kanyang pananim. Ito, mataba na to. Pag tinanggal mo to siya, di ba, linis na. Pag pinisil mo to, yan ang parang aligid. Binungkal niya muna ang lupa gamit ang piko. Ang mga abali na nagtatago sa lupa, isa-isa niyang kinuha at inilagay sa timba. Hirap kasi magbungkal, ma'am. Lalo nang ganito, pa isa-isa, mahirap. Di ka agad makakarami. Tapos umuulan pa. Pwede na to. Sa 2 oras na pagsuyod niya sa taniman, nakatatlong kilo siya. Bawat kilo ng abaling, ibibenta niya sa halagang 600 pesos. Mas mahal pa kesa sa karne ng baka. 60 sir. 50 to 40 to maliit. Madalas nga raw pinapakyaw sa mga pamilihan ang mga abaling. Nakakadiri man daw kasing tignan. Napakasarap naman. Paano luto ginagawa niyo? Pinipirito na nilalagyan ng bawang. Si Mang Marcelo, paborito nga raw itong iprito para papakin. Ito na yung finished product ng abalin. Pwede na siyang kainin. Yung katas niya, malasang lasa mo talaga. Kakaiba lang. At dahil pansit talaga ang kanya raw specialty, naisipan niyang isahog ito sa ipinagmamalaking pansit batil patong. Pan buto-buto. Okay. Talo natin ng soyo. Sunod naman natin yung batil pa rin ng pansit na itlog. Okay lang. Batil patong. Parang yung crispy na manok lang, gano'n. Bihira po yan kasi eh. Katulad ng gawa ng minsan mo lang matikman yan sa isang tao. Isa rin po ang delicacy yan. Pwedeng ino-offer o dinadayo, gano'n. Samantala, sa mga bato sa karagatan ng Pulilio sa Quezon, pati na rin sa Batangas, nakakapangilabot ang mga nakadikit ditong maiitim, mabalahibo at parang kumikislot-kislot na mga nilalang na ito. 8 maliliit na shells ang nasa likuran na halos 1 daliri ang haba. Ito ang seashell na kung tawagin nila kibet. Ang mga bato na may nakadikit na kibet, dinadala sa bayan ng Chaong para gawing chicharon o yung tinatawag nila chiton. Sariwa itong idinideliver kay Glazel. Una, lagyan natin ng tubig ang fresh kibet. Kailangan nating lagyan ng asin para mas mapadali ang paglambot nito. Pinakuluan ito sa loob ng kalahating oras. Ito na ang pinalambot na kibet. Ang una nating tatanggalin ay ang shell niya. Matapos tanggalan ng shell, kinuskos ang mabalahibong bahagi ng katawan ng kibet at saka binilad ito sa loob ng 3 hanggang 7 araw. Ito na po ang pinatuyong kibet na aking hinugasan. Lagyan po natin ng bawang, asin at paminta. Matapos timplahan, muling pinakuluan para manuot ang lasa. Magdamagan pang ibinilad. Pagkatapos, iprinito na para maging chicharon. Masarap. Tama sa timpla. Masustansya. Siguro dahil siya ay seafoods. Ang chicharon kasi patok na patok sa masa. Since uso ngayon ang mga healthier product, mga wellness, naisip ko ano kaya't i-offer ko itong chicharon ito. Ang chiton, ibinibenta 120 pesos kada pack. Para itong rambutan na nagkalat lang sa makaragatan ng Katanawan, Quezon. Bilog na kapag pinitas at binuksan, tatambad ang maliliit nitong mga buto. Isang uri ito ng halamang dagat na ang tawag lusay.
si Jonathan. Sumisisid ng lusay. Hindi raw basta-basta manguha nito. Dahil kahit low tide, kailangan pa rin sisirin para makita ang mga halamang damo na may bungang lusay. Pipitasin mula siya ng yung parang pitas lang, parang mamayabas ka lang. Nung araw na yon, umabot sa 1 kilong lusay ang naipon ni Jonathan na agad kinuha ng kanyang kapitbahay na si RJ. So lalagyan na po natin. Ipansasahog daw kasi ito ni RJ sa specialty niyang ginataang hibasanan o mixed seafood with lusay seeds. Katakam-takam at talagang pwedeng pang-ulam. Marami po dito sa aming baybayin dagat. Kalimitan nga po, hindi na po siya pinapansin ng iba kasi nga po, akala nila ay hindi nakakain. Pero ang lusay po ay natuklasan namin na napakasarap po na pansahog sa iba't ibang lutuin. Sila Arthur naman, ang bunga ng lusay, inihahalo sa sinigang na isda. Napakasarap po, sir. At dahil sagana rin ang kanilang bayan sa tuba, pati pulutan may halong lusay na inasiman naman ng tuba. Ito ang kinilaw na lusay. Ang una ting gagawin, ito babakin. Tapos pagkakuha ng buto, lalagay ng guya, pinluya, sili, lalagay ng suka. Ang mga sila, kung lalagay ng paminta, mas lalong maigi ang kwan nito. Ito na po ang aking ginawang kinilaw na lusay. Masarap po. Mayabu, malutong. Yan po ang laging partner naman sa tuba. Yung seagrass ay yung pastures of the sea. Siya yung only flowering plant na can live entirely immersed underwater. Matatawag din siyang lungs of the sea kasi per square meter of seagrass bed can produce 10 liters of oxygen, so which is essential to the life of many marine organisms. At dahil sagana nga ang lusay sa mga karagatan ng Quezon, walang kahirap-hirap na pinipitas ito ng ilang mga residente. Ang mga buto ng lusay, pwede rin kainin na hilaw. Sarap po, para sa reguilas yung kainin, malinamnam. Lasi parang mais. Hindi naman laman dagat, kundi lamang loob ng isda. Ang isa sa mga matitikmang delicacy sa Vegan City sa Ilocos Sur. Katulad na lang ng specialty ng kainang ito, bugit di ikan o itlog ng isda na iginisa. Papakita ko po sa inyo kung paano magluto ng ginisar na bugi ng isda or ginisang itlog ng isda. I-boil natin ang bugi ng isda. Ilagay po natin ang bugi ng isda. Ilagay din po natin ang itlog. Walang isda rin na yung naiprito. Parang giniling, naimas. Nagsimula lang daw ito bilang pulutan, pero kalaunan, ginawa na rin ulam. Yung mga turista po at saka mga taga rito, talaga po ang hinahanap nila yung bugi ng isda po kasi masarap daw po. Yucky o yummy? Huwag nang magi juicy!